mukhang hindi na naman kaganda ng panahon. Huwag lang uulan at magte-testing ulit tayo. Test drive ng ating RFI. Good morning, Bradley. Good morning, Daddy. Like and subscribe. Okay. Nasa 20K na subscriber natin. Dami na. Thank you, Bradley. Okay, tsaka muna. Okay, good morning, mga karusi. Ito, bago tayo mag-test, after nating magpalit ng spark plug, pan belt, at saka nagpaano tayo. Last day, nagpa-redegree ulit tayo ng ating pulley. O, eto. Update ko muna kayo bago tayo mag-start. I-update ko kayo sa ating seat cover. Ayan, katulad ng sinabi ko noon. Magagaling ang aming pusa. O, kalmot-kalmot na naman yan. One start. Oo nga. Kaya, i-advise ko sa inyo, lagi niyong tatakpan ng kung ano man pantakip pag matutulog na tayo. Lakpan nyo. Talaga hong ang pusa. Eh, ano? Isa pa, ikulong ang pusa. Kaya lang dito sa amin eh. Ayaw ikulong ni Mrs. ang pusa eh. So, ito pa isang effective na solusyon. Doon sa isa ko itong click. Ito. Nilagyan natin ng ito, anti-pusa. Ito, very effective po ito. Yan hindi na kakalmutin ang pusa pag meron ito, iwasan na po. Kaya lang, bago ko na ilagay ito, tad-tad na ng kalmot itong ating seat cover na isa. Eh, pero ito, iba ho sukat nito kesa dun sa ating RFI. Hanapin nyo lang yung kasukat na seat cover. O ito, itong anti-pusa. Kasi nga ho eh, baka magkamali, sayang. Okay, bago tayo magpalit ng spark plug, siguro mga 1 year ago na, ganto ang problema ng ating RFI pag mag-i-start. Ito, panoorin niyo po itong video na to. Kasi ito, maririnig niyo, ulitin natin na, ayun, namatay na. Pero ito, pakinggan niyo to ha, meron siyang tunog na parang pinakapos eh. Then ngayon, after natin magpalit ng spark plug, ito na po ang ang result bag mag-i-start. Di ho ba mapapansin nyo dun sa nakaraan, parang meron siyang tunog na hirap yung ating pag-start. So dito nga, ito. Two days na po itong garahe, hindi natin ginagamit. Ito ngayon. Tignan natin kung okay yung spark plug na ipinalit natin. Ayun, diretso na po agad. Hindi katulad talaga dun dati, parang may hinahabol siya, parang hinakapos yung ating pag-start. So ngayon, one click lang, ayos na siya, ayan. So sa personal observation ko lang po, mukha po talaga yung spark plug ang isa sa may problema sa ating RFI. Okay. So ito, one click lang. Tapos yun nga po yung spark plug cap. Malamang isang reason po yon kung bakit hirap tayo mag-start nung mga nakaraang buwan. Okay, tara na. At mag-testing ulit tayo. Okay, pero hindi natin kasama si Bunso. Delikado, tayo lang po talaga. Okay, tara, lang na tayo. 3, 2, 1, go! Sa umpisa pa lang ito, pagka-start ganyan natin ha, sa unang piga ayun, kita nyo naman talagang arangkado na agad dahil nga po nagpalit na tayo ng clutch assembly, yung sun racing nga po na meron pong 15 rpm. So ayun po, tapos ang ating center spring ay 1-2 RPM na pang Honda click. So ito, sige, ata na. Abante na tayo.
Okay, bago po tayo mag-start, linawin po muna natin. Ano po? Ang atin pong RFI, ang kanya pong top speed talaga, ayon sa manual, ano po, yung all stock, ay 100 kph lang po. So, dito pa lang po, magtataka na tayo. Bakit ba 175cc itong si RFI, bakit 100 kph lang ang kanyang top speed? Kaya sa personal ko lang pong analysis, hindi po makikuha sa taas ng cc ang bilis ng ating motor. Ito po ha, correct me if I'm wrong. Sa tingin ko po, sa lakas niyang buhatin, kumbaga yung mga kinakarga sa kanya, at the same time, kaya niya pa rin magpatakbo ng 100 kph. Kaya ako naman po nasabi yon kasi personal observation ko lang po, parang Mio lang ang aking gamit pag tayo ay tatakbo dahil magaan nga po ang kanyang takbo. Isang bagay pa nga po, ako po ay tumitimbang ng almost 75 kilograms. Then, kada takbo ko nga po, pagpapasok tayo sa trabaho, may dala po akong almost 10 kilos na karga na bag ko po yung aking mga kamera. Then, idagdag pa po natin yung nilagay ko na top box at saka bracket, syempre. So, kung may laman pa po yung gamit, halimbawa, helmet o ano pa mang mabibigat na dalahin po, ay dadagdag po yon sa pasanin ng ating RFI. Then, isa pa nga po, yung aking crash guard, 5 kilo rin po ang napadagdag sa bigat ng ating motorsiklo nang naglagay po tayo ng crash guard. Then, sumunod po, yung nauna ko nang idinagdag, yung gulong naman po, nagpalit po ako ng gulong sa harap na medyo malaki po. Kasi dati ang stock natin po ay 110 by 70 by 13. Then, ang ipinalit ko nga po ay 120 by 70 by 13. So, dahil nga po dyan, nalinawan na po ako. Hindi na ako naghahangad ng mataas na top speed ng ating RFI dahil naisip ko nga po yung mga pasanin niya na mabigat. Parang walang pinagkaiba po yan sa isang athletes na nag-e-ensayo halimbawa na lalo na yung mga track and field player natin na naglagay ng weight sa kanilang mga paa o kamay, then tatakbo. So, doon pa lang po, talaga mararamdaman natin, medyo babagal nga po ang takbo natin. Malalaman natin yung ating bilis pag tinanggal na yung mga weights, di po ba? Pansarili ko lang pong opinion, malamang ganun po rin sa ating mga motorsiklo. Siguro pag tinanggal natin yung ating mga accessories, bibilis lalo ang ating mga motor. Ayun, 106 lang po ang ating na-top speed. Pero mukhang kinakapos na po ako Kinakapos na po ako sa dibdib. Medyo kinakabahan na po tayo. Saka isa pa ho, may mga sasakyan ho Nag-aalanganin po tayo talaga Pero na po tayo doon. Satisfied na po tayo doon. At yung 106 na na-top speed, natin meron pa naman po. Kaya lang, siguro sa ibang pagkakataon na lang pag talagang libreng-libre na. So ito po ang
ang aking personal computation. Tumitimbang ko ang ating Rossi RFI ng 134 kilograms. Then yung mga dinagdag nating accessories gaya ng top box, crash guard, saka matabang gulong, inaasano po yan, mga 12 kilos po ang dumagdag. Then yung ating timbang po ay nasa 75 kilo naman po ako. So overall po nasa 221 po na kilos itong ating pinapatakbo. Kaya para sa akin po, yun na lang po tinitignan ko. Kaya satisfied na tayo sa ganitong performance po. Kaya sana po nagustuhan nyo yung ating ginawang performance test ng ating RFI. Muli po, like, comment, and subscribe sa ating channel. Maraming maraming salamat po.